Hello mga kabalin! Ngayon ay gagawa tayo ng garlic hot chili oil. Ito ang ating main ingredients, 1/4 kilo na hot peppers at saka 1/4 kilo na garlic. At ngayon po ay isa-isa natin aalisin ang mga tangkay ng mga hot peppers. Mas mabuti po kung gagamit po tayo ng guwantes kasi baka maaksidenteng hawakan natin ang ating mata at ito po ay maharde. Pero kung wala kayong guwantes, okay lang po pero mag-ingat po kayo na hawakan ng mata nyo. So, heto po, nakahanap ako ng guwantes at itutuloy natin ang pag-alis ng mga tangkay ng hot chili peppers. At ayan po, at natapos ko nang alisin ang mga tangkay. Bago ko po inalis ang tangkay, hinugasan ko na po ito. Ngayon ay ating babalatan ang mga bawang para ihihanda natin sa pag-chop. Gagamit po tayo ng food processor or blender. Kung wala naman, pwede niyong dikdikin at tadtarin ng pino. Ayan, tapos na pong nabalatan lahat ang mga bawang. Ito po ang iba nating ingredients. Ito po ay optional. Kung wala po kayo nito, ay okay lang. Pampabango lang po ito. Gagamit po tayo ng bay leaves, whole black peppers, cardamom, cloves, cinnamon, at saka star anise. Ayan po. So, ayan po. Gagamit tayo ng blender para madice ang mga bawang na pinong-pino. So, ayan po. Tapos na natin i-dice ang mga bawang. Ngayon, ang mga hot chili peppers ang ating i-dice. Ayan, na-dice na po. Ingat lang pong makuskus nyo ang mata nyo dahil mahapdi po to. Ngayon ay atin ang manggigisa at uunahin natin ang ating mga spices hanggang ito ay mag-amoy para maging mabango ang ating garlic chili oil. At this time, pwede na po natin alisin ang mga spices natin. Ayan, ang bango na po. At pwede nang ilagay ang bawang at lutuin hanggang golden brown lang. So, continuously stirring lang po para hindi masunog ang bawang. Ayan, ganyan lang po. Konting oil lang po ang aking nilagay para agad maluto ang bawang. Ayan, hindi pa po luto yan. Ayan, golden brown na po. So, mag-a-add po ako ng oil. Depende po sa inyo kung gaano karami ang oil sa inyong garlic hot chili oil. Ayan. So, yan, continuously iluto lang bago ilagay yung hot chili peppers. Ngayon po ay mag-a-add ako ng 1/2 teaspoon of salt at saka 1/2 teaspoon of sugar sa ating hot chili peppers. Pwede rin po ninyong i-add ito pag linuluto na ninyo. At atin na pong ilalagay sa kawali or sa pot na may bawang. At i-mix lang po ninyo para hindi masunog at ma-incorporate po lahat ang ating ingredients. Yan. At ngayon ay maglalagay ako ng 1 tablespoon of vinegar para i-ferment po itong ating hot chili oil para hindi agad masira.
Pagkatapos po ay inyong i-mix. Ayan, continuously mixing lang po para hindi masunog ang ating garlic hot chili oil. Ayan, ang sarap-sarap na po ng itsura niya. Ngayon po ay maglalagay tayo ng 1 teaspoon of oyster sauce para kung gusto niyong mag-dark ng konti ang inyong hot chili oil. Ayan. Pwede din po kayong maglagay ng dark soy sauce. Looking good na ang ating hot chili oil. At ayan, luto na po ang ating garlic, hot chili oil at ating palalamigin bago natin ilagay sa container. Ayan. Mrs. Cabalen version of garlic hot chili oil.